Magandang gabi po sa inyong lahat. Blessed be the name of the Lord. And this is our Sunday worship service. Kumusta po kayo? Let's declare we are blessed. Hallelujah. Hallelujah. Kumusta po ang inyong araw? It's the beginning of the week here in Kuwait. Sunday is the beginning of the week. So, tayo po ay muling magpupuri sa Panginoon. Are you excited? We are all excited. So, despite of anuman yung mga pinagdadaanan natin sa oras na ito, anuman yung mga ating alalahanin, ang lubos nating alalahanin ay ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 10 to 11, that the name of Jesus, every knee should bow of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, sa gabi pong ito, papupurihan natin ang Panginoong Jesus. We declare that every knee will bow. Tayo po ay patuloy na magpapakumbaba sa presensya ng Panginoon. Let us pray. Holy God, Holy Father, O Lord Jesus, thank you so much for this day. Thank you for everything that you have done for us. Thank you that you rescue us, whatever our difficult situation, O Lord God. Lord, whatever battle we have, O Lord God, we know that you are with us. You are fighting for us. You have said to us, be still. Lord, we want us to make you the center of our life. And Lord, we offer you this entire worship service, O Lord God. Anoint us, O Lord God. Lead us, O Lord God. And Lord, we ask for your mercy and grace, O Lord God. Cleanse us, O Lord God. We know that we are not worthy, O Lord God, to praise you. But by your grace and love, O Lord God, we are here standing in front of you, O Lord God. Lord, let us experience, O Lord God, your power, O Lord God, in this place, O Lord God. Protect us, O Lord God, and those people who are watching right now, O God, who are joining us in this worship service, O Lord God. Once again, O Lord God, I pray for miracles, O Lord God. Miracles of healing, Lord God, those brokenhearted, O Lord God. Miracles of comfort, O Lord God. Miracles of restoration, O Lord God. Revival in their spiritual life, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God, muli sa pagkakataong ito, Panginoon. Nais kong ikay aking papurihan, O Lord God. Ikaw ang aking itataas sa aming buhay, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Punong-puno ka, Panginoon, ang pagmamahal sa amin. Tunay na, Panginoon, na minahal mo kami, Panginoon. Unconditionally, O Lord God, you pour out your love for us. And Lord, we want to thank you. We want to praise you and to worship you. Gusto namin, Panginoon, na buong buhay namin, O Lord God, ay ibigay lamang sa'yo. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, ikaw ang maging sentro, Panginoon, ng aming pagpupuri, Panginoon, sa oras na ito. You are the center of it all, O Lord God. Without you, we are nothing, O Lord God. And Lord, I pray, O Lord God, sa aming mga kapatid, O Lord God, to our brethren, O Lord God. Lord, puspusin mo sila, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo, Panginoon. We need your presence in our lives, O Lord God, to live a righteous life, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name I pray. Amen. Jesus,
there is peace in the name of Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you.
it's all about you. Jesus, at the center of it all. Jesus, at the center of it all. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. It will always be in you, Lord Jesus. Nothing else matters in this world. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon. Makapagpupuno, O Lord God, lahat ng mga kakulangan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, O Lord, sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, na muli. Nadama namin, Panginoon, ang iyong yakap, ang iyong pagmamahal. Tunay nga, Panginoon, sa mga panahon ito, O Lord God, hindi mo kami iniiwan, O Lord God. Hindi mo kami pinababayaan. Mula noon hanggang ngayon, ang aming pag-asa, Panginoon, maging sa kinabukasan, O Lord God, kasama ka namin, Panginoon, in all our journeys, O Lord God. Hindi mo kadakilaan, O Lord God. Pinagkakaloob namin, Panginoong Jesus, once again, ang aming buhay. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Pinupuri kita, pinasasalamatan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan. Kumusta na po kayo muli, mga mahal kong kapatid? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganon din po ang inyong mga mahal sa buhay. Ngayong araw na po ito ay nasa part 7 na po tayo ng atin pong pinag-aaralan patungkol sa tamang aral sa kaligtasan. At alam niyo po mga kapatid, napakahalaga na maintindihan po nating mabuti pagdating po sa kaligtasan. Kasi alam niyo po mga kapatid, yung atin pong kaligtasan po kasi nakabase rin po ito sa atin pong pananampalataya. Kung tayo po ay mayroong pong tamang pananampalataya, ay dito po natin makakamit ang kaligtasan. Bakit? Kasi pag sa umpisa pa lamang, pag ang iyong pananampalataya, ang iyong pinaniniwalaan, ang iyong sinusunod, ang Diyos na sinasamba mo ay hindi pala Diyos ng nasa Biblia, o kaya yung doktrina na iyong sinunod ay doktrina na galing sa tao, hindi galing sa Biblia, hindi galing sa kautusan ng Panginoong Jesus, hindi galing sa Ebanghelyong ito, mga kapatid, nakasalalay po rito ang atin pong kaligtasan. At kapatid, kapag tayo po ay namatay, hindi po doon natatapos ang buhay. Alam niyo po sa Biblia, mga kapatid, mayroon pong judgment day. Mayroon pong pagkatapos ng kamatayan, mayroong paghuhukom. Yan po ang maliwanag po na sinasabi ng Biblia. At pagkatapos po ng kamatayan, mga kapatid, there is no second chance after death. Malayo kasi ang itinuturo po ng iba na mayroon daw purgatorio. Mga kapatid, sa buong Biblia, wala pong purgatorio. Hindi po kung sino po ang, kahit sino ang manalangin sa iyo. Kahit sino pa, ang pinakabanal na iniisip mo na sa'yo ay magdadala sa'yo sa langit, wala. Wala pong makapagdadala sa iyo sa langit, mga kapatid. Mga kapatid, ang atin pong pananampalataya, personal. Hindi mo rin pwedeng gawing Kristiyano ang isang tao.
ang isang tao, siya po ay binigyan ng kalayaan. Siya po ang magdidesisyon sa kanya pong buhay. At bawat isa po sa atin, mga kapatid, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon at tayo ay hahatulan. Ano ba ang ginawa natin ano sa mundong ito, sa daigdig na ito? At doon po, mababase kung ano po ba ang pananampalataya na ating ginawa. At doon po tayo hahatulan. Ano, paano ba tayo hahatulan? Sa atin pong paniniwala, sa atin pong pananampalataya, sa atin pong mga gawa. At pagkatapos po nun, wala pong second chance after death. Kaya ngayon pa lamang, mga kapatid, mahalaga na malubos nating maintindihan pagdating po sa kaligtasan. Alam nyo, mga kapatid, pwede nating maintindihan, maunawaan natin yung healing, encouragement, motivation, ano, prosperity, abundance. Mahalaga po ang lahat ng yan. Pero at the end of the day, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, yung atin pong kaluluwa, sapagkat ang lahat ng bagay sa mundong ito ay maglalaho, wala kang madadala. Kaya po, mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin, maunawaan pa natin, habang tayo'y nabubuhay, pagdating po sa kaligtasan. At dahil dito, napakahalaga na maunawaan nating lubos ang patungkol sa tamang aral sa kaligtasan. Let us pray. Father God, sa amin pong pag-aaral, aming Panginoong Diyos, ang iyong lingkod na iyong gagamitin, Panginoon, ay ikaw lamang ang siyang makita. Ikaw lamang ang siyang mapupurihan. Panginoon, wala po akong magagawa. Ako po ay isang wala pong kabuluhan. Subalit, Panginoon, ako po ay umaasa sa iyong karunungan. Nabigyan mo ng karunungan ng iyong lingkod na nagmumula po sa inyo upang ang mga bagay na akin pong maipangaral ay hindi po sa ganang sarili ko, kundi, Panginoon, ayon lamang sa iyong salita na nakasulat, Panginoon. At Panginoon, dalangin ko na basbasan mo ako ng Banal na Espiritu. Ganon din sa aking mga kapatid na nanunood ngayon, na nagsasaliksik ng aral, ng katotohanan. Panginoon, pagkatapos mapakinggan, mabasa ang salita mo na nagbibigay tanglaw sa aming buong buhay, tulungan mo kami, Panginoon. Buksan mo ang aming mga spiritual na mata upang makita namin ang liwanag ng Ebanghelyo. At anuman ang gambala ni Satanas, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. At Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo ang amin pong pag-aaral na ito ng iyo pong salita. Ikaw lamang ang siyang mapupurihan. Ikaw lamang ang siyang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Part 7 ng atin pong tamang aral sa kaligtasan. Tinatanong po nila, hanggang kailan ba matatapos yan? Alam po, mayroon pong 10 commandments ano, sa Exodus chapter 20. Alam niyo mo, mga kapatid, hanggang ano to? Part 10, itong tamang aral sa kaligtasan. Pagkatapos po nito, pagka ito po ay pinakinggan po natin, pinanood po natin isa-isa, napakarami na nating natalakay. Dapat kasi ano eh, buo. Ano? Hindi ko po masasabi na talagang pagkatapos tong part 10 na ito ay natalakay na natin lahat. Ano? Kasi yung salita ng Diyos ay punong-puno ng kapangyarihan. Ano? At alam nyo, mga kapatid, mahalaga na pag-aralan din po natin ito. At ngayong araw na ito, binasok ko po kasi ang aklat ng Hebrews. Ano? The book of Hebrews, I read it today. Ngayong araw na ito, from chapter 1 to chapter 13. Ano? Binasa ko po ang Hebrews ngayon. At ngayon, umpisahan po natin ngayon sa aklat ng Hebrews. Let's start na lang sa, hindi natin makukuha po lahat yan. At bukas pala, ano, Lord willing, kung luloobin ng Panginoon, nasa sa ating pong Bible study sa susundaan, nasa chapter 7 na po tayo. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po, mga kapatid, ano, pag-aaralan po natin ang book of Hebrews. Hanggang chapter 13 lang ito. Pero kukunin lang, pupuntahan lang po natin yung Hebrews chapter 9 and then sa Hebrews chapter 10. So, if you have your Bible, mga kapatid, basahin po natin sa English ng siguro verse hanggang verse 4, ano, yung isa-isahin natin. 4 verses each, ano, tapos sa Tagalog. Amen. Now, the Bible says, in Hebrews chapter 9, verse 13 to 15, sabi rito ng Bible, under the old system,
The blood of goats and bulls are the ashes of heifer, could cleanse people's bodies from ceremonial impurity. Just think how much more the blood of Christ, how much more the blood of Christ will purify our consciences from sinful deeds so that we can worship the living God, for by the power of the eternal Spirit, Christ offered himself to God as a perfect sacrifice for our sins. Notice the word, perfect sacrifice to our sins. That is why is the one who mediates a new covenant between God and people so that all who are called can receive the eternal inheritance God has promised them. For Christ died to set them free from the penalty of the sins they had committed under the first covenant. Now, pakinggan po natin mga kapatid. Jay, 13. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan, walang kapintasan, ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Dito po mga kapatid, kaya ang sinasabi sa verse 15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pakinggan nyo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Naunang tipan, ibig sabihin, yung lumang tipan. At ngayon ang pinamagitan, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ayon, lumang tipan, ibig sabihin, kaya nga mayroon tinatawag na Old Testament at New Testament. Now, dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Walang hanggang kanyang ipinangako. Ha? Walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Mga kapatid, ano? Marami kasi ang nagtuturo, ano? Paniniwala ng marami hanggang ngayon na kailangan pa rin natin sundin ang kautusan ni Moses upang lubusan nating makamit ang kaligtasan. Mga kapatid, ang ibig kasi sa, alam niyo po mga kapatid, marami kasi ang mga paniniwala ng marami na dahil daw ang Hebrews ay nasa bagong tipan, ang aklat ng Hebrew ay nasa bagong tipan, wala sa lumang tipan, ang akala nila, kasi Hebrews, ay nasa utos ito ng Kristiyano. Mga kapatid, hindi dahil nasa bagong tipan, ay utos na ito ng Kristiyano. Mga kapatid, bagamat ang aklat ng Hebrews ay nasa bagong tipan, hindi nangangahulugan ito na dahil nasa bagong tipan, ay atin na rin pong sundin yon. Dapat tingnan po natin yung konteksto nun, yung purpose nung pagkakasulat. Kasi mayroon pong mga isinusulat na ito ay nakabase sa mga Hebreo o sa mga Israelita.
Kaya dapat po nating intindihin, unawain, mga kapatid. Ito kasi yung maraming mga hindi, nami-misunderstood ito ng marami. Hindi nila yung application ng pag-interpret nila doon sa talata. Kaya mahalaga, mga kapatid, na kailangan tama ang paggamit sa sitas sa Biblia. Kaya nga, mga kapatid, basahin natin. Ito tuloy lang natin eh. Tuloy natin yan. Diyan lang tayo ng 27. Now, ang sabi rito, and just as each person is destined to die once, and after that comes judgment, so also Christ was offered once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people. Once for all, He will come again, not to deal with our sins, but to bring salvation. But to bring salvation to all who are eagerly waiting for Him. Hallelujah. Pagkaya nga itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kita nyo, mga kapatid, ito yung sinasabi ko. Kaya po mali yung sinasabi na, ay, natapos na rin yung kanyang paghihirap. Ano? Saan? Yung buhay nga natin dito ay pansamantala eh. Hindi naman ito yung ating tunay na buhay. Sabi ni Rick Warren, life is a test. Test lang daw yung buhay dito. Ito to naman eh. Test lang naman ito eh. Naniniwala ba talaga tayo na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan? Yan po ang sinasabi po ng Biblia eh. At yan ay pagpipilian kung saan. Kung doon sa dagat-dagatang apoy, o doon sa yung buhay na walang hanggan, sa piling po ng ating Diyos. Mahalaga po yun, mga kapatid. Yung buhay natin dito, maiksi lang. Pero ang lubos na pinag-uulan ng panahon ng mga tao sa mundong ito ay yung buhay lang dito. Nauubos yung ating panahon, yung oras natin sa mga bagay na sa mundong ito. Hindi tayo nag-uukol ng panahon sa higit na mahalaga at yung buhay na darating. Kaya nga, mga kapatid, maraming mga nailigaw si Satanas eh. Yung Diyos ng sanlibutang ito, yung tinutukoy po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Kaya hindi nila makita yung liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Marami siyang mga ino-offer eh. Kasi sa sandaling naliwanagan ng tao ng Ebanghelyo ni Kristo, ang mga tao mabubuksan ang kanilang spiritual eyes na kailangan na higit pala na mas mahalaga ang buhay na darating. Hindi naman nangangahulugan na pabayaan mo na yung buhay mo rito. Mahalaga rin naman iyon. Ang ginagawa kasi ng iba, isinasama lang sa ingredients ang Diyos sa kanilang buhay. Ano? Pero hindi isinasama sa ingredients ang Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Para masabi lang na mayroon silang spiritual life din, ay naniniwala sa Diyos. They choose to believe God rather than not to believe God. But they worship God. Sinasamba nila ang Panginoon kung paano ang gusto nilang pagsamba. Pero hindi po ganoon ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. It's not up to you. Kailangan, Panginoon, kailangan ayon po doon sa kanya pong salita, yung atin pong pagsamba. It's not the way you prepare, the way you worship God. No. Hindi po ganoon, mga kapatid. Eh, hindi, ganito yung gusto kong pagsamba. At least kahit paano naniniwala naman ako sa Diyos. Okay, naniniwala ka sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang demonyo nga naniniwala na mayroong isang Diyos. Nangangatal pa. So, anong kaibahan? Anong kaibahan din? Hindi naman sila sumusunod sa Panginoon eh. Hindi naman sila sumasamba sa Panginoon eh. Naniniwala lang sila. Maraming tao naniniwala. Sumasamba sila. Yes. Pero ang pagsamba ay hindi po yung kung anong alin ang pagsamba na gusto mo. Ang pagsamba dapat yung kalooban ng Panginoon. Ayon po doon sa Biblia. Marami nang nailigaw si Satanas dito. Kaya kailangan po nating maintindihan ito, mga kapatid. Itinakda sa isang tao, minsan lang mamamatay. Sabi ng Biblia. At ang pagkatapos ay ang paghuhukom. Handa ka ba? Pagdating po ng
Baka gusto mong tawagin yung iyong leader. Ay hindi, kilala ko yung ano, walang wastahan mga kapatid, walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo ay harap sa hukuman ng Panginoon at wala tayong maitatago sa Panginoon. Lahat hayag ang ating buhay sa Panginoon. Pagkatapos ay ang paghukom, gayon din naman. 28, gayon din naman, si Kristo ay minsan lamang, tira niya, minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating. Hallelujah. Siya'y muling darating, hindi para mamatay uli doon sa cross. Tapos na yon. Isang beses niya lamang yon. Inihandog ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo. Isang beses lang yon. Wala na uling ganoon, hindi na mauulit yon. Sa kanyang pagdating, ano ang mangyayari? Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi ano? Kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya. Hallelujah. Anong ibig sabihin ng ginagawang mga naghihintay sa kanya? Yung mga naghihintay sa kanya, ito yung mayroong pag-asa. Aling pag-asa na sila ngay bubuhayin sa huling araw. Mayroon silang pag-asa, mayroon nga silang buhay na walang hanggan ang sinumang nanampalataya sa kanyang buktong na anak. At habang sila naghihintay, ano? Nang pag-asang iyon, ng buhay na walang hanggang iyon, ay hindi sila tutumpik-tumpik. Habang sila naghihintay, ay sumusunod sila sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Now we're going to talk about in the Hebrews, in the book of Hebrews chapter 10. Jump lang tayo, jump lang po tayo mga kapatid. Gusto kasi ipaintindi sa inyo kung mabuti itong old covenant sa new covenant eh. Kasi maraming mga tao ay dinadagdag ito eh, sa kaligtasan eh. The old system under the law of Moses, kinama yung law of Moses, was only a shadow. Unawain natin mabuti mga kapatid, that under the law of Moses, the old system, mayroong old system, mayroong new, mayroong old. Parang sa isang system sa computer, that's already old. Ano mayroong old? Mayroong new system, mayroong new ano, na ginagamit na. Kapag in-introduce sa isang company, yung new system, huwag kang mag-i-stick doon sa old. Old na nga yun eh. Shadow na lang yun. Mahalaga din yun. Pero hindi mo mai-compare sa bago. Shadow nga eh. Kaya sabi niya, the old system under the law of Moses was only a shadow. Anino lang yun. Para mayroon kang bahay, ano? Mayroong bahay na ibinigay, na ibibigay sa'yo. Nakita mo na yung shadow, yung anino. Ay, ang ganda, okay, yung anino, nakita mo. Andun din yung anino. Pero hindi mo may kumumpir yung shadow dun sa pinaka-real, yung pinaka-original, yung totoo. Amen? Ganun po yun, mga kapatid. The old system under the law of Moses was only a shadow, a dim, preview of the good things to come. Good things to come. Not the good things themselves, the sacrifices under that system were repeated again and again, year after year. Ano, taon-taon na uulit, paulit-ulit yung kanilang ginagawang paghahandog sacrifices under that system were repeated again and again, year after year. Because they were never able to provide perfect cleansing for those who came to worship. Sa kabila ng lahat ng yon, ay hindi pa rin naging dapat. Ano? Doon sa mga handog na yon. They were never able to provide perfect cleansing for those who came to worship. Amen? Kaya sabi nga sa Tagalog dyan sa verse 1, di ba? Tingnan natin, di ba? Ha? Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inialay taon-taon. Hallelujah! Tingnan natin mga kapatid, di ba? Hindi pa rin nawala. If they could have provided perfect cleansing, the sacrifices would have stopped. For the worshiper would have been purified once for all time, and their feelings of guilt would have disappeared.
Di ba mga kapatid? Kaya nga, kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Pero bakit? Kasi hindi nga yung atonement lang ang tawag dyan. Atonement means just to cover up yung kanilang, parang yung cover up, tinakpan lang. Andun yung kasalanan, natakpan lang yan, atonement. Pero pag binuksan mo, nandyan talaga yan. Andun pa rin yun. Kaya nga, ginagawa nila yun eh. Araw-araw, bukod pa sa araw-araw, tutuloy natin sa verse 3, sabi ng Biblia, but instead, those sacrifices actually reminded them of their sins year after year. Ito pa nga yung nagpapaalala ng kanilang kasalanan taon-taon. For it is not possible. It is not possible. Hindi niya sinabing it is possible. It is not possible for the blood of bulls and goats to take away sins. Imposible kasi ito mga kapatid eh. Hindi ano eh. Ang mga alay nito ang nagpapagunita sa kanila, sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga turo at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Kahit anong gawin nila mga kapatid. Hindi nakakapawi ng kasalanan yun. Yung pang nagpapaalala sa kanila taon-taon. Ano? That is why, ito na mga kapatid, verse 5. Into the world, he said to God. When Christ came into the world, he said to God, you did not want animal sacrifices or sin offerings, but you have given me a body to offer. You were not pleased with burnt offerings or other offerings for sin. Maliwanag naman mga kapatid. Dahil diyan nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos ang mga pang-alay pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Yung kanyang katawan ang sinasabi nga rito ng Panginoong Jesus mismo. Purihin ng Panginoon. Then I said, verse 7, Look, I have come to do your will, O God, as is written about me in the scriptures. Pag sinabing it is written about me in the scriptures, ibig sabihin, it's already been prophesied. Prophesied where? In the old covenant. Kasi halos lahat, ano, ng mga propeta, lahat, I have come to do your will, O God. Pero lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. We don't have time doon sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 3. Tinutukoy din po yan ang patungkol sa Panginoong Jesus. First, Christ said, you did not want animal sacrifices or sin offerings or burnt offerings or other offerings for sin, nor were you pleased with them, though they are required by the law of Moses. Kahit required by the law of Moses. Then he said, look, kita mo, inuulit to, itripit, para maintindihan natin lubos. I have come to do your will. Kita mo. He cancels the first covenant. Anong nangyari daw? He canceled. Maliwanag dito mga kapatid, verse 9, he cancels. Which one he cancels? The first covenant. Why? Why he cancels the first covenant? In order to put the second into effect. Kung nandun pa yung una, eh wala pa yung pangalawa, yung una pa. Iparatiin nandiyan na yung pangalawa. Kakansilin na yung una. Pero habang nandoon yung una, ito yung pinakasyado, sinasabi na yung darating. At nung dumating na, bakit pa kailangan yung una? Shadow na nga lang yun. Cancel na.
Ay, scripture, wala wala ko din. It's written very clear, my brothers and sisters, mga kapatid. Kaya lang, dinaya tayo. Hindi, kailangan nating sundin ito. Kasi sabi ganoon, no, sundin natin kautosan. Hindi nila naintindihan. Akala doon yung kautosan ni Moses, doon sa mga tapyas ng bato. Hindi, mga kapatid. Yung utos na yun na nauna ay para sa mga Israelita. Mga kapatid, shadow yun. Sinasabi ko, hindi mahalaga. Mahalaga yun. Yes, mahalaga yun, mga kapatid, yung utos na yun. Pero ngayon, sa utos natin ngayon, utos na ng Kristiyano, bagong tipan na. Mga kapatid. Then he said, "Lo, I have come to do your will." He cancels the first covenant in order to put the second into effect for God's will. For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time. Hallelujah. Ganun naman yun, mga kapatid eh. Maliwanag ang sinasabi. Sa kanya idinugdong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban sa ganitong paraan. Inalis nga ng Diyos ang unang handog. Inalis ng Diyos ang unang handog. Ano pong ginawa niya? At pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo. Kita nyo? Tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Gusto ng iba, hindi sapat. Paano ka magiging banal? Yung paghahandog nga nila araw-araw, taon-taon, nagpapaalala sa kanila na yung kanilang mga kasalanan. Ito hindi, mga kapatid. Paano ka magiging banal? Ito, maliwanag na sinasabi, mga kapatid. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal. Hindi ka talaga banal. Ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Yun. Sabi ng Biblia, mga kapatid, kanina pa tayo rito, wala naman kundi nadagdag. Sila, ang daming imbento, ang daming sunod na doktrina. Basahin lang yung Biblia. Nandiyan na yung sagot, mga kapatid eh. Amen? Now, tanungin natin yung Biblia. So, paano naman yung mga old, yung sa Old Covenant? Anong mayroon doon? Basahin natin ha. Verse 11. Under the Old Covenant, the priest stands and ministers before the altar day after day. Stanza, nakatayo sila day after day. Kung pag-aaralan mo mabuti yun, mga kapatid, mayroong mesa, mayroong mga ilawan, nandun lahat, walang upuan doon. Nakatayo lang sila. Ngayon, gusto naman ng iba naman ngayon. Hindi, kailangan pag nagdasal, mayroong posture pa. Kailangan nakatayo. Kailangan daw yung iba naman daw nakaluod. Yung dapat naman daw nakaupo. Mayroon pa silang mga gustong mga alituntun. Sinasabi naman ng Biblia na mayroon ding minsan nakatayo, mayroon din naman may nakaupo, minsan naman may nakatapa. Mga kapatid, alin ba ang posture ng puso mo? Yun ang mahalaga sa Panginoon. Ano ba sa tingin mo yung makakabuti sa Panginoon? Na yung dawi, na ano mo, yung lahat na lang kasi gusto ng mga tao, mayroon kang ano pa rin, mayroon silang ilalagay ng mga alituntunin mo eh. Minsan, may mga pagkakataon naman talaga na nakaluhod ka, minsan naman ikaw ay nakadapa ka, nakatayo ka. Ano po yun? Ang mahalaga na gustong makita ng Panginoon doon, yung laman ng puso mo, yung posture ng puso mo. Eh kung kahit nga lagi ka nakaluhod eh, lumuluhod ka, papunta pa ng bundok. Pero yung pagluhod mo naman, ang sinasamba mo naman ay yung gawa ng tao. Gawa naman sa simento. Ibawal ng Diyos yun, yung gawa sa simento. Doon ka lumuluhod. Ang sabi nga ng Diyos, ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, imakulit ka. Hindi naman nasa Biblia yun. Anong magagawa nun? Wala sa Biblia yun, invento lang naman yun. Invento ng tao yun eh. Wala sa Biblia yun, kahit sa mga basahin, walang ganon. Kaya ayaw ng Panginoon yun, mga kapatid. Nakasalalay kasi dito yung kaligtasan natin. Dapat yung atin pong pinaniniwalaan, tiyakin natin tama. Baka minana lang natin ito. Ang dami kasi nating mga minana eh. Kaya tayo mga Pilipino, minsan ano mga kapatid, ano eh. Nakakalungkot eh. Kasi pinaghahalo-halo natin yung ating mga
pananampalatayang Kristiyano, sinasabi natin Kristiyano. Pero bakit pati ba naman yung mga ano eh, pagka tayo nasa bahay natin, kailangan mayroon tayong mga pampaswerte daw. Mayroon ganun ng ganun. Saan ba nakuha yan? Ay, yung itsurang ganun, gumaganon-ganon. Tapos naglalagay doon sa ano, sa dapat daw yung salamin, hindi nakaano. Ang dami nating mga alituntunin na ganun. Wala sa Biblia yon. Bawal ng ano yun, ng Biblia. Kung ano-anong-ano natin. Pinag-iimbento natin, dinaya tayo. Ano, dumating yung mga ibang mga ano sa atin, hindi naman ako again sa mga inchik, pero dumating yung mga inchik sa atin, minana natin yung kanilang paniniwala, pananampalataya. Dumating yung mga prayli sa atin, minana din naman natin. Wala naman yun sa Biblia. Hindi naman ganun yung utos ni Kristo. Kaya yung kaligtasan natin mga kapatid, pagdating ng panahon, ay akala ko ligtas ako, akala ko tama ito. Hindi mo binasa yung Biblia. Naalikabukan lang yung Biblia. Wala. Love letter ng Panginoon, hindi mo binasa. Eh, hindi naman tinuturo doon sa simbahan yung aral ng kautosan. Sa kapilya, binabasa ang Ebanghelyo ni Jesus. Amen. Tapos na. Ganun lang po. Dapat, mga kapatid, basahin natin yung ano yung Biblia. Kung ano ang sinasabi po ng kautosan. Sundin po natin kung ganun. Hindi, dapat respeto lang. Ano pong ibig sabihin ng respeto ba? Kung respeto ang pinag-uusapan, meron naman po akong respeto sa lahat. Respeto, gusto ng Panginoon nga, mahalin eh. Mahal ko, kahit na naman yun. Kaya nga sa pagmamahal, binabasa ko yung sulat niya eh. Walang pagmamahal, pag alam mo na mali ang ginagawa, pinababayaan mo, walang pagmamahal yon. Kapag pinabayaan mo ang mali, wala nang sasaway sa mali, lahat gagawa na ng mali. Ganun po yun eh. Asan yung makikita yung pagmamahal yun? Asan yung pagmamahal? Iyong tao mapupunta sa impyerno. Pag hindi nagbalik loob yun, nagsisi yun. Pag nagpatuloy siya sa kanyang pananampalataya, pananampalatayang alin? Pananampalataya na gawa imbento ng tao, hindi galing sa Panginoon. Saan pupunta yun? Sa impyerno. Hindi respeto lang. Respeto, anong respeto, mga kapatid? Nagsasabi ng totoo. Ang totoo minsan masakit. Pero di baling masaktan sila. Kung yun naman ang magiging dahilan para tumalima sila sa katotohanan. Kaya nga mga kapatid, lagi kong pinapaulit, masaktan ka na sa katotohanan, wag lang sa kasinungalingan. Ang gusto ng tao kasi, manatili doon sa kasinungalingan. Mga kapatid, maliwanag naman ang sinasabi po ng kautusan. Amen? Here, but our high priest offered himself to God as a single sacrifice for sins, good for all time, then he sat down in the place of honor that God's right hand. Anong ginagawa natin? Naglalagay pa rin tayo doon sa ating altar. Saan yung altar na yan? Anong altar na tinutukoy po doon? Alam mo na misunderstood nila siguro yung Matthew chapter 5 verse 23-24. Yung sinasabi doon, if you are about to offer your gift to the altar. Akala po nila yung altar doon yung gagawa ka talaga ng altar. Hindi ganun po yung altar doon. Sa lumang tipan yun, mga kapatid, sacrifices. Once for all, ang sinasabi nun, si Kristo, yung kordero ng Diyos, si Kristo, nag-aalis ng kasalanan sa libunan, minsanan lamang. Hindi taon-taon. Maling-mali eh. Maliwanag mga kapatid. Basahin natin sa 11 ha, bawat pari. Ayan ha, binabasa ko lang. Hebrews 10, verse 11. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pari-pariho ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Hindi nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo, hallelujah, hallelujah, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Kita mo, umupo siya. Yung mga pari laging nakatayo. Pero siya, nakaupo. Bakit siya nakaupo? Tapos na eh. Hallelujah. Tapos na. Tinapos na nga. Sat down at the right hand of the Father. Tapos na nga eh. Hallelujah. Anong ginagawa niya doon? Sabasahin lang natin. There he waits until his enemies are humbled and made a footstool under his feet. For by that one offering, he forever made perfect those who are being made holy. Hallelujah, purihin ang Diyos. Ngayon, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin
sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway sa makatwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nilinis ng Diyos. Hallelujah. And the Holy Spirit also testifies that this is so, for He says, this is the new covenant. Hallelujah. This is the new covenant. Kita mo, mayroong covenant, new covenant, mayroong old, mayroong new. New covenant, I will make with my people on that day, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and I will write them on their minds. Hearts and minds, dati doon sa tapyas ng bato. Ah, mga kapatid, and the Holy Spirit also testifies, yung Holy Spirit ang nagtitestifies nito. Actually, mga kapatid, nakaprophesy na ito even in Jeremiah chapter 31 verse 31 to 34. Nakasulat dyan, just write it down, wala tayong time. Mga kapatid, sulat nyo na lang po doon, mga kapatid. Now, ang Espiritu Santo ay nagpapatuo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon. Sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos. Yun, saan itatanim? Sa ating mga puso, at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Dati doon sa mga tapyas na bato, kapag hindi ka sumunod doon, babatuhin ka. Hallelujah. Ngayon, kahit anong gawin nila, ano, para sinisikap nilang sundin yung kautusan, pero hindi pa rin sila makasunod kasi walang naging ganap sa kautusan. Kung gusto kasi nilang sundin yung simula nung ikaw ipinanganak hanggang sa mamatay ka, dapat perfect, wala kahit isa. Hallelujah. Kaya kahit anong gawin ng tao, mga kapatid, alam mo kasi, meron kasi tayong kalikasan eh. Yung atin pong kalikasan bilang tao, pakinggan yung mabuti ito. Alam? Yung kalikasan kasi natin, mga kapatid, limited dyan eh. Limited tayo. Bagamat binigyan tayo ng Diyos ng tinatawag nating free will. Ano yung free will po natin? Pagka sinabi natin free will, mga kapatid, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Kalayaan ng mamili, ano? Pero bagamat meron tayong free will, hindi lahat ay kaya mong gawin. Halimbawa, ano? Dito lang kami malapit sa Alhambra. Ang misis ko, nagtatrabaho dito sa may Alhambra. Sa 72 floor siya. Ano? Dalawang pwede niyang gawin. Ano? Una, para siya makarating doon sa 72 floor, sumakay siya ng ano, ng elevator. Sumakay siya ng elevator para makarating siya doon. Pwede niyang gawin doon. Pangalawa, pwede rin naman siya para makarating doon, pwede rin siyang maghadang, pero nakatagal. Pero pwede niya, pwede rin. Ano, pero bago siya makarating doon, sigurado, pawis na pawis siya. Pwede niyang gawin din yun. Ang hindi niya pwedeng gawin, ay yung tumanon siya mula rito hanggang sa 72 floor. O kaya lumipad siya, hindi niya kaya gawin yun. Yung kanyang kalikasan. Yung tao, mga kapatid, kahit anong gawin niya, ano? May kakayahan siya. Mayroon siyang andyan yung kautusan. Malaman niya yung kautusan, pwede niyang malaman yung kautusan, pwede niyang marinig yung kautusan. Pero ano, kahit anong gawin niya, hindi niya masunod yung buo ng kautusan. Bakit? Kasi yung kanyang kalikasan mismo makasalanan. Gano'n niya, mga kapatid? Yung kanyang kalikasan mismo makasalanan na. Amen? Kaya kahit anong gawin niya, sa lahat ng kanyang, gagawin niya lahat ng kanyang makakaya, ano? Kahit nandun na lamang siya, kaya gagawin niya, hindi pa rin niya masunod na perfect. Wala nga ay nakasunod eh. Kasi mismo yung kanyang kalikasan. Amen? Kaya nga mayroong bagong tipan eh. Ipapatuloyin sa atin tungkol dito, sinabi niya, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila. Ano yun? Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso, hallelujah, ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya nga mayroong bagong tipan eh. At nung ikaw ngayon ay kumilala kay Kristo, ano? Bilang ngayon, Panginoon Tagapagligtas, yung kalikasan mo ngayon, mayroon kang kasalanan ngayon na nanahan sa iyo, yung kasalanan na nanahan sa iyo. Bagamat yung kasalanan na nanahan na sa iyo, at ikaw ngayon ay kumilala kay Kristo, ang Espiritu mo na dating patay ay nabuhay na. At dahil yung Espiritu ngayon ay buhay na sa iyo ngayon, ang Banal na Espiritu ngayon ay nananahan na sa iyo ngayon.
Ngayon, yung kautusan ng Diyos ngayon, sabi niya, itatanim niya sa iyong isip at sa iyong puso na. Hindi na doon sa tapyas ng buto, ng bato. Kaya yung dinidesign mo ngayon, ninalais mo ngayon na sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi para ikaw ay maging banal. Naging banal ka na muna nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Gusto mong sundin yon, gawin yon dahil gusto mong kaluguran ang Diyos na umibig sa iyo. Magagawa mo na yon. Bakit? Kasi meron ng banal na Espiritu na nahan sa iyo. Nangangahulugan ba rito na hindi ka na nagkakasala? Hindi, nagkakasala ka pa rin. Kasi nandito ka pa rin sa iyong katawang makasalanan. Hindi ka pa ito, hindi pa ito panlangit. Ano? Panlupa, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, tayo ay naging matuwid hindi dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa ating pagsunod sa kautusan, kundi dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Tayo ngayon ay itinuring ng Diyos ng matuwid dahil sa ating pakikipag-isa sa kay Kristo. Dahil yung ginawa ni Kristo sa atin doon sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng kanyang dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo, nilinis tayo sa atin pong mga kasalanan. Then he says, verse 17, I will never again remember their sins, hallelujah, kita mo, and lawless deeds. And when sins have been forgiven, there is no need to offer any more sacrifices. Kaya nga nung kurtina, ano, mga kapatid, pag-aralan natin sa solution, mayroong kurtinang makapal na kurtina, ano, na mayroong pagitan doon bago ka makapasok doon sa dakong kabanal-banalan. Ano, mga kapatid? Nakatayo lang sila doon. Nung mamatay ang Panginoong Jesus, ang sabi po ng Biblia, nahati yun eh. Bakit nahati yun? Ito yung sinisimbolo noon, mga kapatid, na wala nang namamagitan sa atin. Ano? Kaya tayo ngayon ay nakakalapit na sa Ama dahil sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Sacrifices. Amen? Now, sabi sa Acts chapter 13 verse 39, pakinggan ninyo, everyone who believes in Him is made right in God's sight. In Him, kanino? Kay Kristo. Something the law of Moses could never do. Amen? At ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moses. Amen, mga kapatid? Galatians chapter 6 verse 2, share each other's burden and in this way obey the law of Christ. So meron ng law of Christ, mga kapatid. Hallelujah. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Hallelujah. Meron din pala ang kautusan si Kristo, ano? Hindi na yung kautusan ni Moses, mga kapatid. Kasi walang katapusang paghahandog. Ayup yan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ayan, Romans chapter 10 verse 4, for Christ has already, hallelujah, for Christ has already which the law as a result, all who believe in Him are made right. All. Purihin ang Panginoon. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Upang ituring na matuwid ng Diyos ang sumasampalataya sa Kanya. Ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Anong mangyayari? Ituring na matuwid ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. For when we place our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised
or being what is expressing itself in love. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalagay ang pananampalatayang gumagawa sa mga magitan ng pag-ibig. Sa mga magitan ng alin? Pag-ibig. Gumagawa sa mga magitan ng pag-ibig alin? Ang pananampalatayang gumagawa. Baka idagdag na naman nito, ang pananampalatayang gumagawa sa magitan ng pag-ibig. Hindi pagliligtas, naligtas ka na mga kapatid. Hallelujah. Ha? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo in the book of Galatians, chapter 1, verse 5, O foolish Galatians, who has cast an evil spell on you? Kita nyo? Kasi ito yung mga ano eh. Narinig na rin yung kautusan eh. Pero kita mo, na-brainwash yung mga iba rito eh. Kaya sabi niya, Oh, foolish Galatians! Sa Apostol Pablo ito ha. Who has cast an evil spell on you? For the meaning of Jesus Christ's death was made as clear to you as if you had seen a picture of His death on the cross. Let me ask you this one question. Paul, what is one question? Did you receive the Holy Spirit by obeying the law of Moses? One question. Did you receive the Holy Spirit by obeying the law of Moses? What is the answer, Apostle Paul? Of course not. You received the Spirit because you believe the message you heard about who? About Christ. Hallelujah. Simple as that, mga kapatid, di ba? Di ba, mga kapatid? How foolish can you be? This is Apostle Paul. How foolish can you be? After starting your new lives in the Spirit, new lives in the Spirit, why are you now trying to become perfect by your own human effort? It's a question mark. Huh? Have you experienced so much for nothing? Surely it was not in vain. Was it? I ask you again, does God give you the Holy Spirit and work miracles among you because you obey the law? Of course not. It is because you believe the message you heard about Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kita nyo yung ginawa sa atin, mga kapatid? Ang daming mga iniligaw. Hindi dati rin akong Christian. Dati kaming born again. Dati kaming Kristiyano eh. Pero ito yung narinig namin yung katotohanan. Anong katotohanan? Na brainwash lang eh. Maraming mga brainwash. Ano lang, nangaral ng ibang mga mensahe. Wala sa Biblia. Eh hindi mo ano, hindi ka nagsusuri ng kautusan. Iniligaw ka na. Kaya anong ginagawa mo? Kahit pawis na pawis ka na, tinda ka ng tinda ng kakanin, pawis na pawis ka na, wala. Kasi akala mo, ginagawa mo ito para sa Diyos. Kita mo nangyayari ngayon? Ano pa? Yung ibang ginagawa pa ng iba, hindi, sa ministry ito, pag ano to eh, pagsunod to sa Panginoon upang maging mabuti, kailangan itong gawin ko. Kita mo mga kapatid, ang daming mga binigay sa tao na mga pasanin na tinapos na ni Kristo. Hallelujah. Tinapos na nga eh. May basahin nga natin sa Tagalog. Basahin natin. Kita mo, andito lahat. Simple and plain. Babasahin ko. Di ako magdadagdag. Pakinggan nyo mabuti mga kapatid. Sulat nyo. Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautosan ay ipinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng mga himala o dahil sa verse 1. Pisan ko natin sa verse 1, please. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 1, mga hangal kayong mga taga-Galesya. Hindi ako nagsasabi nito ha, si Apostol Pablo.
mga hangal kayong mga taga-Galicia. Sino ang nakagayuma sa inyo? Kita nyo? May nakagayuma spell daw. Bakit? Kasi na-brainwash eh. Pag kasi na-brainwash yung tao, kahit marinig yung binasa ko lang naman sa Biblia, galit pa! Galit pa! Bakit galit? Galit mo yung tamang aral. Kasi dinayaan na tayo eh. Hindi naman binasa yan. Mga hangal kayong mga taga-Galicia, sino ang nakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata. Kita mo? Ay patay ni Hesukristo sa cross. Anong ginagawa nila sa atin ngayon? Sabi nga, hindi namatay si Kristo. Hindi namatay sa cross. Iba ang namatay. Yan pang iba. Anong, ano ba yung iba? Ay, hindi. Hindi mahalaga yung kamatayan ni Jesus sa cross. Kita mo, mga kapatid? Kita nyo naman, mga kapatid. Kita mo yung mga pandaraya? Hindi lang yan. Sabihin nga ninyo, tinanggap man ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo. Tanong ni Apostol Pablo yan eh. Talagang napakahangal ninyo. Kita mo, galit si Apostol Pablo rito eh. Pero minsan, mamaya ka, medyo malambot din si Apostol Pablo minsan. Mas matindi pa nga si James, si Santiago. Kita mo, sabi niya, talagang napakahangal ninyo. Tapos sabihin natin, respeto, ano? Sabi ni Apostol Pablo, sawayin silang may kabagsikan. Bakit? Para sila ay, alin? Mga tuto, saan? Sa pananampalataya. Pagtapos sa mamagitan ng inyong sariling kapangyarihan? Wala na bang halaga sa inyo ang mga naranasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay ipinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng mga himala o dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo? Alin? Tungkol kay Kristo. Maliwanag, mga kapatid, ang sinasabi ng kautusan. Kaya mga kapatid, ano? Basahin natin yung salita ng Diyos, paniwalaan natin at tanggapin. Kapag ang ating pong utak ay nakondisyon na ng mga ating paniniwalang maling paniniwala nung una, ipabago natin sa Diyos. Sundin natin si Apostol Pablo. Dati kasi ano eh, ang ginagawa niya, pinipersecute niya yung mga Kristiyano. Galit si Apostol Pablo. Pero noong siya po ay narinig niya, ano? Tanggap niya ang liwanag ni Kristo. Anong ginawa niya? Nagbago siya. Hindi eh. Ginawa natin, tinapot natin sa susi. Tinapot natin yung susi doon pa sa dagat. Sinarado pa natin. Hindi, basta ako sarado. Pangit laging sarado, kapatid. Magbukas tayo. Kasi yung sarado, minsan sarado rin ang isip. Magbukas tayo, mga kapatid. Kasi pag laging sarado, hindi maganda. Magbukas ka. Gusto kasi ng Panginoon, magbukas. Kaya nga tayo, ano eh, kinakatok yung pintuan ng ating puso. Ngayon, pagbubuksan natin o hindi, kung isarado muna sa sayo. Kaya sabi sa verse 10 to 14, but those who depend on the law to make them right with God, listen to this, huh? Galatians chapter 3. But those who depend the law to make them right with God are under His curse. For the scriptures say, cursed is everyone who does not observe and obey all the commands that are written in God's book of the law. Kita mo? Sundin mo lahat kung gusto mo. Wala, di mo rin masunod. Kain ka, yung pagkain mo, di mo masusundan lahat. Yung iba kumakain din ng supo minsan. So it is clear God by trying to keep the law. For the scripture says, it is through faith
that righteousness person has life. True faith that a righteous person has life. This way of faith is very different from the way of law, which says it is through obeying the law that a person has life. But Christ has rescued us from the curse. You see that? Rescued us from the curse. So if you will not obey perfectly, you're under the curse. And what did Jesus do to us? What did Jesus do to us? But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When he was hung on the cross, he took upon himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the scriptures, cursed is everyone is hung on a tree. Is hung on a tree. Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing he promised to Abraham, so that we who are believers might receive the promise. Before, verse 22, before the way of faith in Christ, the way of faith in Christ was available to us, we were placed under guard by the law. We were kept in protective custody, so to speak, until the way of faith was revealed. Let me put it another way. The law was our guardian until Christ came. It protected us until we could be made right with God through faith. Hallelujah. Now, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, related. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay mahayag. Kita mo? Kaya ang taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Kita niyo, mga kapatid? Ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Diyan sa nabas, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pagsunod ng kautusan ni Moses. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y mabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hallelujah. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, sinasaliksik ninyo ang mga kautusan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Sabi sa English, you diligently search the scripture, you search the scriptures because you think they give you eternal life.
But the scriptures point to me, yet you refuse to come to me to receive this life. Mga kapatid, maliwanag ang sinasabi po ng kautosan. Kaya ang sinasabi ng John chapter 3 verse 17 to 18, God sent His Son into the world not to judge the world, but to save the world through Him. There is no judgment against anyone who believes in Him, but anyone who does not believe in Him has already been judged for not believing in God's one and only Son. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Luke chapter 15 verse 7, in the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Kita nyo mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kadalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Kaya po mga kapatid, in the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. One sinner repents. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Mga mahal kong kapatid, ayaw kong matapos ang gawain ito na hindi kayo bigyan ng pagkakataon na kilalanin ang Panginoong Hesus sa inyong buhay bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Kung alam mo na kinakausap ka ng Diyos sa oras na ito upang magbalik loob at magsisi sa Kanya at isuko mo ang iyong buhay, isuko mo ang iyong mga paniniwala, pananampalataya na hindi ayon sa Biblia, hindi ayon sa Kanyang kalooban. Ibig sabihin, handa kang talikuran ang mga maling gawain, maling paniniwala na hindi ayon sa Kanyang kalooban. Sapagkat kung ang ating pong pananampalataya ay hindi ayon sa Kanya pong kalooban, hindi ayon sa Kanyang salita, mangyayari ang sinasabi sa atin ng kautusan. Ang sinasabi po ng Biblia, there is a way seems right to a man, but in the end, it leads to death. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Kaya po mga kapatid, pagkatapos nating marinig ang aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo, ang aral ng kaligtasan, mga kapatid, mangyayari ang sinasabi ng kautusan sa atin mga kapatid. Nang sabi nga ng kautusan, and anyone who believes in God's Son has eternal life. Anyone who doesn't obey the Son will never experience eternal life, but remains under God's angry judgment. Mga kapatid, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, nais ng Panginoon na makapiling natin siya. Ang kanya pong panawagan sa atin, tayo po ay kinakatok niya ang ating puso. Ang paanyaya po niya sa atin ay lumapit tayo sa kanya. Huwag nating ituring na tayo ay matuwid dahil doon sa atin pong relihiyon. Wala pong makaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga ang sabi doon sa kaya ang sanalabi niya, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan tumalikod sa kasalanan. Diba? Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Ito kasi yung sinasabi nito, akala nila sila ay matuwid.
Akala nila tama yung ginagawa nila. Ibig sabihin, ipasakop natin ang ating buhay sa Panginoon. Ang Panginoong Hesus lamang ang makakapagligtas sa atin. At yung kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo, kumpleto. At kung yung atin pong mga gawa, mga kapatid, huwag nating idagdag yun sa kaligtasan. Maling aral yun. By grace you have been saved through faith. Dahil po sa biyaya po ng Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng kautusan. Mga kapatid, huwag tayong magdagdag. Sapat na ang ginawa ng Panginoon. Kaya mo mga kapatid, sa oras na ito, ano man ang iyong ginagawa ngayon, ito po ay tinakda ng Panginoon ang araw na ito upang marinig po natin ang aral ng katotohanan patungkol po sa aral po ng kaligtasan. At yan po ay patungkol sa Panginoong Hesus. Ang akin pong itinuturo po ay binabasa po lamang. Nakasulat po sa kanya pong kautusan. Kaya po mga kapatid, magbalik loob tayo sa Panginoon at magsisi. At sundin natin ng kanyang aral. Ang aral po ng katotohanan. At yan po, ang pagsunod natin kay Hesukristo. Sa oras na ito, mga kapatid, kung alam mo na hinihipo ka ng Panginoon, alam mo sa iyong sarili na ito yung tamang panahon na upang ikaw ay magbalik loob, suko mong yung buhay sa Panginoon. Sa oras na ito, sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Gusto kitang ipanalangin. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, humihingi ako ng tawad at pinagsisisihan ko ang lahat ng aking kasalanan. Sa oras na ito, humihingi ako ng tawad. Marami pong salamat sa iyong ginawa, Panginoong Hesus, sa akin. Sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay namatay at muling nabuhay. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. At marami pong salamat sa iyong pagpapatawad at sa iyong pagliligtas. Banal na Espiritu, puspusin mo ako sa oras na ito. Tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen and amen. Amen. Kapatid, ipinanalangin mo ba yan na nagmumula sa puso? Kung yan ay ipinanalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi ang panalangin na yan o kahina, narinig ng Diyos ang dalangin yan. Alam mo mga kapatid, ako po ay natutuwa sa panalangin na iyong ginawa sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ngunit higit na natutuwa sa iyo ang Diyos kasama ng kanyang libu-libong mga anghel na nagkakasiyahan dahil sa pinakamagandang desisyon na iyong ginawa sa iyong buhay. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisan mo sa pagbabasa ng kanyang salita sa aklat ng John. Umpisan mo sa pananalangin at patuloy kang dumalo ng mga Bible studies at saka mga worship service na tulad nito. At kapag pwede nang mag-church, maluwag na, make sure go to church at ipamalita mo ang kabutihan ng Diyos at ang pagliligtas ng Diyos sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga mahal sa buhay. And your life will never be the same again. Muli po mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat sa inyo pong pagsama muli dahil minsan pa, meron tayong pagkakataon na ganito upang Diyos. At ngayon mga anak ng Diyos, would you raise your hand to receive the blessings of the Lord now to the King of Kings and Lord of Lords, Mighty God and Everlasting Father and Prince of Peace. And now because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word, now I decree and declare right now, I speak favor, blessings, and healing. Receive it by faith. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Muli po mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong magsama. At inaalala po namin kayo sa panalangin and we love you and we're praying for you. Lord willing, we'll see you tomorrow sa ating pong Bible study. God bless.